Isang kutsilyong nagkakahalaga ng 300 pesos, subukan nating pagandahin. Ganyan. Blade hunting na naman tayo mga parikoy, at ako'y nandito ngayon sa bayan ng Makilala, North Cotabato, sa shop ni Virgel Labajo na nagbebenta ng mga lagaraw, sanggot, sundang at kung ano-ano pang mga gamit sa bahay, sa farm, outdoor activities, sa kusina at kung ano-ano pa. Halika, pasukin natin. Ito yung shop niya. Dito yung kapagawaan niya at the same time yung display center niya. Makikita natin yung mga tambak na mga kahoy na ginagamit pang handle. Andun yung power tools niya, yung grinding stone. So gumagawa din sila ng mga custom built knives pag meron kang order or design ay papagaya sa kanila. But yung mga display niya ay kagaya nito, mga cleavers, made of mulye and spring steels, but yung mga handles niya mga ordinary lang din. May mga hindi pa tapos oh. Nakakita ko ng dagger. I'm almost tempted to buy this unfinished blade. Kaso may may-ari daw nito at nabayaran na. So pass na lang muna. So instead ay napili ko itong parang Bowie knife. So ito si Virgel Labajo, ang may-ari ng Labajo Blacksmith Shop. So ayan, nakabili tayo ng isang peraso sa halagang 300 pesos. So ito na siya. Ayan. Nothing special really about this one. Ordinary, nasa 8.5 inches yung haba ng blade at yung handle niya ay nasa 4.5 inches. Manipis lang, no? Malinis naman ang paggagawa. Although kulang pa ito sa higher grit na sanding dahil may mga gasgas pa na hindi natanggal. Sa blade shape naman, okay naman ang forma niya, but I would have wanted na medyo malapad sana. I think for a buoy, mas maganda siguro malapad. So, ito, half tang lang siya, no? Hindi siya full tang. But I guess it's okay lang naman for a small knife, for a light knife. Hindi naman natin ito ihahato ng malakas eh. Plastic yung material ng handle niya. And yun, matuwid naman siya. Namili ako ng straight. Although may mga irregularity sa form ng handle, I think it's okay, ano, for the price. I don't think I have to complain pa. Medyo maliit nga lang, payat yung handle, no? So parang hindi siya ganun ka-comfortable hawakan. So we'll see what I can do about this. So what I did is pinakinis ko lang yung ano niya, yung blade niya, kasi medyo magaspang. Actually kulang pa ito sa ano eh, sa sander. Tinanggal ko yung pronounced na kanto dito. At I rounded it off. I think this looked better. Sa handle naman, instead of removing that ano scales na plastic, gusto ko nga tanggalin sana yun at palitan. Kaso lang, sabi ko matrabaho, dagdag trabaho na naman. Okay naman yung pagkalagay ng pagkapin ng plastic handle. So I thought of modifying it by way of ano, melting some plastic strips over it. So ayan, tinunaw ko yung mga plastic at gumamit ako ng iba-ibang kulay para mahilig tayo sa ano, bright colors. So there, pinalibutan ko ng mga melted plastic at sigurado namang didikit siya dahil plastic din naman yung base scales natin. Kasi black, boring, makitid, manipis. So by wrapping it with melted plastic, medyo napalaki natin yung handle. Then at the same time, itong mga crevices, mga butas-butas, mga gaps, because it will provide texture. I just grounded off lang some parts para magpantay yung thickness niya. At mas smoothen ko rin. I think okay na ito. Interesting look on this one. At ang kulang na lang natin ay paggawa nito ng sheath.
So, yep, I think that's about it. Sa mga taga North Cotabato, please check out Verhel Labajo Blacksmith sa along the National Highway sa Makilala. They got good blades there for your home and outdoor blade needs. Right? So, I think that's about it. Stay safe, everyone. Stay sharp. Till next time.